baka, kalabaw at iba pang alagang hayop naman ang nalunod din sa baha dito. Nawasak ang pader na ito sa lakas ng ragasa ng baha na tumama sa bayan ng Kabanggan kaninang madaling araw. Malakas talaga ang tubig ko, hanggang dito na. Abos na sa bitana ko eh. Kaya lumigas na rin ako. Ngayon lang daw nangyari sa bayan ang ganun kataas na baha. Ang dahilan, ang bumigay na bahagi ng lumang earth dike sa bayan. Tatlong barangay ang pinalubog sa baha. Isa ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng bagyo matapos umanong tangayin ng baha. Gusto niyang kunin yung kanyang alagang baka. Siguro parang nahihila na siya ng agos. Tapos tinali daw niya sa bewang niya yung tali ng baka. Siguro sa lakas ng agos, nasama na rin siya. Hindi rin nakaligtas ang mahigit 30 baka, kalabaw at iba pang alagang hayop na naiwang nakatali sa pastulan. Ang mga ito ang pinagsaluhan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, kahit posibleng peligroso sa kalusugan. Sa bahay naman ng Botolan, isang bahay at isang tindahan na nabagsakan ng malalaking sanga ng puno. Maswerte, walang nasaktan. Kwento ng mga residente, napakalakas daw talaga ng hanging dala ng bagyong Karding. Yung mga coins nga po sa pasama nadadala ng hangin. Sa pangkalahatan, sabi ni San Baris Governor Hermogenes Ibdani Jr., maliit lang ang naging epekto sa kanila ng bagyong Karding. Bago pa man daw kasi naramdaman ng bagyo, mahigit 1,000 pamilya na inilikas. Vicky, balik na daw sa normal ang buong lalawigan bukas, sabi ni Governor Hermogenes Ibdani Jr. Balik na sa eskwela ang mga mag-aaral at balik trabaho na rin ang mga empleyado ng gobyerno. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.